sa patungkol po sa ABS-CBN. Eh, ang tanong ho ng ating mga kababayan, eh, hindi ho ba kayo, kasi isang mga inaano nila, hindi ho ba kayo nagtatanong lang, ay nagsasabi lang dahil kayo po ay natanggal at kaya parang ang dating is gumaganti lang po kayo. Ano po masasabi niyo sa mga kababayan natin na nagsasabi ng ganito? Kung ganun ang interpretasyon ng iba, so be it. No problem. Hindi issue sa akin yan. Because syempre, it's not easy also if you were in my shoes, no? Kasi masakit din yun eh. Kasi kinukonnect ko lang naman yung mga sinasabi ng ABS at saka sa sitwasyon ko at sitwasyon namin iba pa. Alam mo yun, yung tungkol sa mga pagpapalabas ng kanilang sentimiento about the kawawa naman ang 11,000 employees na mawawala ng pamilya, na mawala ng pagkain kasi wala ng mga trabaho. Unang-una, sabi ko nga, this is just temporary, okay? Temporary lang naman ito eh. Wala naman sinasabi ang pamahalaan that this is a permanent closure. Kasi pag permanent closure na to, usap tayo ulit. Alam mo yun, iba yun eh. Ngayon, temporary. May mga dapat lang silang i-areglohin ng mga dokumento nila, legalities. It's between the management and NTC, management and whoever, Congress, kung ano man yan. Ano yun eh? As simple as that. Kumbaga, hindi na dapat ginagamitan ito ng public sympathy eh. Alam mo yun doon? Kasi that's very unfair. Kasi kung gamitan ng public sympathy, pumapasok ako dyan. Papasok ako dyan. Apo. Because biktima rin ako eh. Apo. Biktima rin ako eh. You talk about the 11,000 families na pinapananggaan ninyo sa pamahalaan na mawalan ng trabaho. Okay, ipalagay natin sa 11,000. 10,999 at ako. Kasi ako ay biktima rin. January 7, ay hindi nyo na ako pinag-report sa show. January 10, you want me to sign an indefinite suspension letter with no pay. Ang tanong ko rito, yung sinasabi nyo ba na naaawa kayo sa mga taong mawala ng trabaho at pamilya nila magugutom, naisip nyo rin ba yun sa akin? Naisip nyo rin ba yun sa mga cameraman na tinanggal yun noong 2010? Naisip nyo rin ba yun sa mga janitors, ha? Na, okay, agency nga, under agency, pero work for ABS. Mensahin nyo na lang, isa-isain kong mga artista, mensahin nyo po sa kanila, yung mga nagsalita. Ha? Una-una ho, syempre, si Sir Coco, ano ang inyong mensahe kay Coco Martin kung sakaling kasi nanonood din yun? Ang hindi ko nagustuhan sa huli na sabi ni Coco, kasi meron daw siya sa Instagram niya, hindi ko nabasa actually yun. No? Kumbaga, may nabasa ko sa FB ko na lang nakita yung comment ng mga tao. Yung, kasi may sinabi siya na sa panahon ng pandemya kasi, kumbaga, he feels kasi na pantay-pantay tayong lahat. Kaya kumbaga, kung dati ay minumura siya ng mga bashers niya, ngayon ay pwede na raw siya magmura. Pwede na rin daw niyang murahin sila. Kumbaga, pantay na tayo kasi wala namang kasiguraduhan ng buhay kasi may pandemic. I felt so bad kasi you know why? Hindi ko naman sasabi na panindigan mong kaplastikan sa showbiz, di ba? Na kailangan magbait-baitan ka. But you know, these people, whether you like it or not, ay dapat kakampi mo lahat yan, artista ka eh. Kumbaga, dapat kang mapasalamat ka. That's not the way to handle bashers. Kumbaga, then mahin mo na lang, artista ka. Kaya ikaw kilala nila, sila hindi mo naman kilala, hayaan mo sila. Yun lang din ko gusto yung sabi na pwede nang murahin. Kaya nag-PI siya eh. Na-hurt ako. Kahit pa paano, Tito Robert, utang na loob ng mga artista is ang sa fans nila, whether noon fans sila, ngayon hindi na, utang na loob pa rin nila. Tuwanan na nila mga fans sila na mapakadesente, na mapakabuti, huwag tinayin ng ibang artistang kalaban nila. Alam mo yun, alam mo kasi, mga fans naman, they will understand that eventually. Eh. Ang hindi lang maganda kasi yun sabi ko, tapos next time, kapag sumalang siya sa ganyan mga malalaki mga issues, dapat handa lang siya. Kumbaga, paghandaan niya mabuti, yung mga sasabihin niya. Walang masama kung isulat niya, kung hindi siya sigurado. Para at least ba, ang may parating mo mensahe. Yung mensahe mo now.
Hindi yung hala, nagwawala na lang siya hala, para akala mo inapis siya hala, akala mo mahirap siya. Oh my God, Coco, walang naniniwalang mahirap ka. Sa'yo na rin ang galing, sa mga bibig mo nang galing, na komportable ng buhay mo. At kahit mawala ng trabaho bukas, mabubuhay ka. Alam mo yun? Apo, sige mo, po. Okay po. Si Kim Chu po, anong inyong komento at mensahe kay Kim Chu? Nak, sinabi ko na sa Facebook, may basahin mo yung sumulat mo doon. Na baka pwedeng i-take to mo. Kasi naguluhan ako sa mga rule of law eh. Yung mga plastic at saka comply. Ulitin mo lang, Nak, turuan kita. At isa po sa mga lagi pang namumuno dyan, si Agot Isidro. Si Agot, I like her. I like her mind. Kaya lang, minsan kasi off-bound eh. Yung hindi sa lahat ng oras kasi pwede ka sumali eh. Alam mo yun? Kumbaga, I expected more from her. It's not just about I hate this government. It's not just being about you're an anti-Duterte. Aralin mo kasi, sayang naman kasi yung mga pinag-aralan natin ng konti, di ba? Hindi naman kailangan maging summa cum laude ka to understand the problems eh. At saka kung ano mga solutions na dapat eh. Kumbaga, ang issue na naman dito, franchise darling. Franchise ito, hindi kayo pinapatay. Alam mo yon? Hindi kayo tinanggalan ng trabaho. Kausapin niyo si Gabby Lopez. Di ba? Kausapin niyo just Lacore Vidanes. Sila umarap sa inyo. Hindi kayo ang dapat umarap sa, kasi hindi naman kayo makakasolve ng problem na yan. Ang kailangan dyan, papeles at ang pag-oo ng Kongreso. Yun ang ayusin nyo. Ito po, sir, may mga nagko-comment. Komento daw nyo po sa boss ninyo. Ano ang inyong masasabi sa boss ninyo? Sa DCMM. DCMM muna tayo. Ah, si Mara Kapuyan? Opo. Ay, nako. Sana mag-aral siya ng leadership. Mag-aral siya kay Ma'am Charo. Diba? Opo. Ma'am Charo kasi magaling dyan eh. That's why I have so much respect for her. Is it true yung nag-sorry po si Ma'am Charo? Hindi ko alam kung kanya tagang account yun. But you know, if she did that, naku, hats off ako sa kanya. Pero knowing her, alam mo, I love her so much. Alam mo, siya, isa yan sa mga inspirasyon ko sa istasyon eh. Isa sa mga inspirasyon ko sa istasyon, kahit na imbiyar na sa akin yung ibang mga bosses yan, napatago akong sinasaksak. Wala akong pakialam. Basta, panakita ko sa Ma'am Charo, nasasalubong ngayon, sabi niya sa akin, behave, be good. So I'm sure nakakarating sa kanya, baka sinusubo ako ng mga maldita sa loob. Diba, yung sa aming station manager, be better, okay? Aral para bago mag-station manager. Sana dapat inaral mo na yan. Diba? Hindi ka dapat inignal yung tao. Yun po ang mga komento. So actually, tatanong ko nga dapat sa inyo yung kay Ma'am Charo kung ano masasabi nyo sa kanya at kung ano yung bensahe nyo sa kanya. Mukhang sinabi nyo na po. Gusto nyo may dagdag po ba kayo? Alam mo, sa totoo lang talaga, si Ma'am Charo, I don't know, hindi naman ako pinakain niya ng ano, hindi naman nagayuman niya. Pero you know, I just love her. Sing high school pa lang kasi ako, idol ko na yan eh. O, Miss Barrow Travel Girl pa lang, idol ko na yan eh. Pero, pag siya nagsalita, nanginginig ako. Maniwala ka ba? Kahit malumanay mo salita, tumatago sa puso ko. Alam mo, because and why, I like her kind of leadership. Kumbaga, pag sinabi niya yan, to do it. Hindi mo siya nakitang sumisigaw, hindi mo siya nakitang nagmumura. Pero ayokong hintayin yun. Kumbaga, iba pala pag ginagalang mo ang tao, susunod ka. Mabuti naman po. Kasi ang problema ho dyan, siya ho ba ang nagde-decide pag sa mga empleyado? O hindi din? I don't think so. No, si Ma'am Charo is the content manager na lang yata. Hindi naman siya presidente na dyan. Si Carlo Katigbak. Carlo Katigbak, I think it's fine, ha? He looks well-mannered, ha? Di ba? Mahusay magsalita. Pero ang inaano ko lang dito is that sila mismo, from Carlo Katigbak, Sir Mark Lopez. Sir Mark Lopez is napakabait, approachable yun. Dapat sila ang nagsasabi na, hey, kung talagang may malasakit kayo sa mga tao ninyo, sa mga artista ninyo, sana sila na nang tumapik na, Nak, huwag na muna kayong sumali dito. We appreciate that gesture of your supporting us. Di ba? Kahayaan mo na lang sa amin. Pero sa tingin niyo po, sino nag-uutos dito sa mga artista na to? Palagay ko sila nga rin. Palagay ko sa yun ang mali nila. Yun ang na-overlook nila na mali.
dapat kasi pinag-aaralan ng mabuti, hindi sila dapat napapadala sa ora mismo, sa mga, huwag sila masyado emotional. Mm-hmm. Kumbaga, you have to think deep, di ba, into mm-hmm. this issue. Kasi, ginagawa lang yan ng mga taong desperate na eh. Napansin mo? Apa. Ginagawa ng mga taong na desperate na, na wala pa man ng gyera, pinuno ng bahay ng tangke. Wala pa namang announcement ng gyera. Uh-huh. Na, kumbaga, sobrang preparedness. Mali yun mm-hmm. eh. Mm-mm. Mali yun kasi unang-una wala namang maaway ah. Diba? Uh-huh. Nagpaso lang ang franchise nyo eh. Nagpaso lang ang franchise nyo. Sabi ko nga, may tanong nga ako sa Facebook eh. 2014 nyo pa in-apply yan. Diba? Mm-hmm. Panahon pa ni Pinoy. Eh, bagyo kayo kay Pinoy that time, diba? Because si Chris Aquino nga works for ABS. Mm-hmm. Alam ko, bagyo kayo kay Pinoy. Ano nangyari? Ba't hindi na-aprobahan? Kung hindi na-aprobahan ng panahon ni Pinoy, may problema kayo. Kasi, di ba, inabutan na ng administrasyon ni Duterte, baka may problema talaga kayo from then on pa lang. Apo. Eh, speaking of problema, sa tingin niyo po ba marami pa rin irregular na empleyado dyan? Marami. Ayaw lang magsalita. Natatakot nga kasi pag nagsalita, tikom na tikom ang bibig nila kasi mga makatanggalin. So, marami talaga na irregular dyan? Kasi may pagka-bengador din sila eh. Naku, tigilan nga nila yung sasabi na grabe ang politika sa labas. Uy, mas malala ang politika sa loob. Tigilan nyo kami. Talagang marami pa rin. Eh, maganda naman po ang, at least ang intention nyo naman talaga, sir, hindi naman po magsara. Ang intention nyo lang, ayusin nila yung pakikitungo nila sa mga empleyado nila. Alam mo, kahit na magsara pa siya, limbawa, for the sake of argument, I will never be happy. Malulungkot talaga ako. Malulungkot talaga ako, honestly. Pero siyempre, pinaglalaban ko lang naman, yung sa sarili ko naman ay ibang usapan naman yon. Mm-hmm. Kailangan panagutan nyo to. Mm-hmm. Diba? Kaya lang, hindi lang ho kayo. Baka napakadami na ho nilang ginanyan na hindi lang siyempre nagsasalita at lumalaban. Marami. Marami. Nagsasalita na nga pati mga cameraman eh. Kilala nga po natin yung mga yun eh. Mga kaibigan na po natin dahil sinasama natin na ipaglaban sila. Alam mo, sana ayusin lang nila. Sana maging fearless sila sa lahat. Sana wala silang pinipili. Kumbaga sa mga artista, yung mga may talent dapat mag-prevail. Alam mo yun? Yung mga may talent, dapat alagaan nyo. Okay lang yung mag-develop kayo ng sarili nyo artist, no? Pag na, alam mo na may future. Pero hindi lang puro, Diyos ko naman, you are questioning, mga nagtataka ang public, bakit naman puro mga bopol sa mga artista nyo dyan? Kasi nga, hawak ng mga taga-loob. Eh, malaki kita ho siguro. Oh, malaking pakinabang nila. Malaking pakinabang at saka yung mga artistang iba, hindi mo mabiblame na kumakapit na lang kasi nga, kailangan din lang ng trabaho, kailangan ng exposure, kailangan sumikat. Eh, mensahe nyo daw po kay Vice Ganda. May nagtanong ho dito. Uy, Vice! Good luck! Diba? Hanaanap ka ni Kibuloy. Opo. Sige po, marami pong salamat, sir. Meron ho, bago ho tayo magtapos, may mensahe ho kayo sa taong bayan bago ho natin ito itapos. Oo, sa taong bayan naman, relax lang po kayo. Huwag kayong magbasag ng TV nyo. Kasi dahil sa hindi nyo na mapanood ang ABS-CBN. Hindi pa sure yun. Kasi temporary lang ito. Kumbaga, huwag kayong padadala sa mga kwento ng mga artistang ito minsan, di ba? Yung mga drama nila na parang akala mo na namatayan na sila. Huwag po. Una-una, ang ayusin nyo ngayon ay hindi ang ABS-CBN. Mahaba pang pandemic, darling. Ang isipin nyo ngayon kung saan tayo kukuha ng pangkain natin tonight, bukas, para sa mga anak natin. Yun ang tutukan ninyo. Kasi right after ng pandemic, mas matagal pa ang rehabilitation. Di ba? What I mean with rehabilitation is that paano ang buhay natin after the pandemic? May mga trabaho ba tayo? Saan tayo kukuha ngayon ng pambuhay sa mga anak natin? Diba, malayo pa to. Years ang tatahakin ito bago tayo makabalik sa normal. At by the time na bumalik sa sinasabing normal, napag-iwanan na tayo. Kaya tigilan na natin ang pakisaw-saw sa issue ng mga ABS-CBN. Unahin nyo muna kung ano ang saan kayo kukuha ng pera, pambili ng pangkain ninyo. Kasi nga, may pandemya nga tayo. Doon tayo tumutok. Ang ABS, gawin na natin entertainment. Okay? Buhay pa rin naman sila sa online. So manood na lang sila sa online. Manood na lang. Huwag na kayo parang akala niya petakado ni kayo. Hoy, hindi kayo makakainin ni Coco Martin pag ano, no? Kapag nagsara ng ABS, no? Kapag na ang TV na... Naloloka lang ako mga nagbabasag ng TV. Yung mga nagbabasag ng TV parang puwipila naman sa pagkuha ng SAP ng ayuda.
Paro-paro lang tayo mahirap, tapos nagbasig ka ng gamit. O pag nagbukas ang ABS, ano ngayon, saan ka ngayon manunod ng mga shows ng paborito mo istasyon? Mm-hmm. Ayun ako, ayoko ayun tuloy isipin na na-scripted na naman ang mga bagay na yan. Ayoko isipin, ayoko. Baka inutos lang, ng mga, baka mga staff yun, mga kamag-anak ng staff. Baka na, ayoko nga isipin, kasi kung aaralin mo na, parang inutos eh. Diba? Kasi nung pagbasig ng gamit, wala namang pambili. Kakaloka kayo. Sige po. Marami yeah. pong salamat, Tito Jobert. Salamat na salamat at pinaunlakan yung ating interview. Maraming salamat sa inyo rin sa lahat mga nakinig at tanong sa atin. Maraming salamat. Banat ba? Banat B? Banat B? Banat B? Maraming salamat for having me in your show.